Eyo mga toto, so for this video tutorial. So for this video tutorial, may tuturo ako sa inyong 5 basic text coloring effects. And yun. So bago pala tayo mag-umpisa guys, gusto ko lang pasalamatan yung taong nag-inspired sa akin para mag-YouTube, para maibahagi ko sa inyo yung mga alam ko about light motion. And yun. So thank you pala kay Juliet FXC. So kung makikita nyo guys, meron din siyang mga tutorials. So nagtuturo din siya ng mga basic to advanced like this. So kung gusto nyong pag-aralan guys, visit nyo lang yung channel niya. So ilalagay ko yung link sa description below. So yan. So So bago pala ako mag-umpisa guys, gusto ko lang i-watch out yung mga katotot natin dyan. So shout out kay Ella Solomon, kay Jorens Miranda, kay Jim Gabiola, kay Jan Paul Mayo, and kay Chin TV Show. Shout out show. So bago tayo mag-umpisa guys, syempre meron akong nakaprepare na text dito. And yan. So una yung fast box blur. So all we need to do is duplicate natin yung text. So sa last layer, add tayo ng syempre fast box blur. Sa blur nyo yan matatagpuan. Yan. So sa fast box blur, ang kagaluin lang natin dyan is yung strength syempre. So it's up to you kung hanggang saan yung gusto mo. Bale ang gagawin ko is hanggang 125 lang. Then add tayo ng additional effect. So ang additional effect na i-add ko dyan is exposure para mas maging mangas. So yun, exposure, ilalagay ko siya sa bandang 40. Yun. So kung titingnan nyo, yun na yung finished product. Then next we have directional blur. Bibilisan ko na. So yun. Wait lang, mali pala. So same procedure yun sa nauna. Duplicate. Then sa last, sa ilalim niya, pindutin natin. Then directional blur. So yun. So bali ang gagawin lang natin dito is itong strength, lalagay natin sa 45. Then pwede naman natin itong galawin para magmukhang 3D. So ilagay lang natin siya sa 22. Yan. So yan. Add ulit tayo ng additional effect para mas maangas yung color and light sa exposure. Yan. So sa exposure, lagyan natin ng hanggang upan. Ano ba yun? What? Ay. So next, we have circular ripple. Ano ba yan? Yan. So sa circular ripple, hanapin natin. So sa procedural ba yan? Sa distortion pala. So pindutin natin. Then bali ang gagalawin lang naman natin dito is yung face. Bali, add tayo ng keyframe both sides. Then sa last keyframe, i-move mo siya hanggang sa gusto mo. Eh wait lang, nakalimutan ko. Duplicate pala natin to guys. Yan. So after mo ma-duplicate, punta sa ganun din procedure, yun. At tayo ng circular ripple. So ang gagalawin lang natin dito is yung face. So sa face, add tayo ng keyframe. Then sa last keyframe naman, put natin sa 4. So yun. Bali, palitan natin ng kulay. So red. Yun. So ganito na yung finished product natin. Yeah. So ganito yung circular ripple. Then next, punta naman tayo sa turbulent displacement. So all you need to do is duplicate the text also. Yan. English na ako ngayon. So yan, at the effect, hanapin natin sa distortion. So nasa bandang dulo siya. Yan. Bali, ang gawin lang natin naman doon is wait lang, mas mahalo tayo. Sa evolution, bali, lagyan na sa evolution, i-ano natin, add tayo ng keyframe. Keyframe din. Siguro,
i-adjust natin hanggang 1 1 1. So ganun, wait lang, ganun, naglalag. So yan, baguhin natin yung kulay guys para makita natin. Bali, itong blue, maangas to. So, ganyan na yung effect. So, ganyan. Then, next, we have radial shadow. So, ito, madali lang din. So, sa radial shadow, syempre, hanapin natin. So, makikita natin yung radial shadow sa color and light. Then, click natin. So, baguhin natin yung kulay para makita natin. So, yan. So, sa opacity, guys, is lagay natin sa siguro, ano, 25. Or, bala kayo, yan, 25. Then, sa light, siguro, i-ano natin, i-adjust natin hanggang sa mapunta sa gilid. Sa gilid, yan. Then, size, sabawasan natin ng size. So, yan. Para, para makita nyo yung effect na yan, guys, lagyan natin ng animation. So, sa animation, ganito. Lang malik para makita nyo yung effect. So yan, so ganito na yung kalabasan nyo guys. So kung makikita nyo parang 3D, di ba? So that's for this tutorial. Sana meron kayong naintindihan and I hope makatulong uli ito sa editing nyo and mas papaangas pa natin yung mga editing natin. And yan. Thank you lagi sa suporta. And wala nang masabi. Basta I love you all guys. Yeah.